good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Amen. Amen. Aren't you glad and confident of that very promise? Okay, and tingnan niyo po yung verse, ha, yung binanggit to ni Apostle Pablo. Sinabi to ni Apostle Pablo sa mga taga Philippi, tapos na, umakyat na ang Panginoong Jesus. Amen? Okay, so, pero bakit yung dulo until the day of Jesus Christ? So, kailan yun? Doon sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Therefore, yung buhay natin dito, hindi yung pangako na yan na tatapusin ng Panginoon, not on this limited time. Ito yung dulo niya, yung he will able to perform until the day of Jesus Christ. Kailan ba yung until the day of Jesus Christ? Sa kanyang pagbabalik. Susunduin niya na tayong lahat yung kanyang mga iniligtas. Okay? And that is supposed to be a great assurance and confidence sa atin. Ano man ang kinakaharap natin sa buhay na ito. Ano mang difficulties yan, ano mang challenges, ano mang mga uncertainties na naglalaro sa ating mind. Doesn't matter because of that verse. Amen? Because the verse says, He will perform it until the day of Jesus Christ. Tatapusin niya yung sinimulan niya sa atin. Ano ang sinimulan ng Panginoon sa atin? Kaligtasan. Salvation. So para yun kay Nino sa mga ligtas. Magmula nung tayo naligtas, tatapusin ng Panginoon ang kanyang sinimulan until the day of His return. And that's supposed to be is a great assurance and great confidence sa ating mga mananampalataya. That the response should be, we will continue and finish our race, knowing that He will complete, He will perform. He who had called us will do it, will perform it, will finish it. Amen? Amen. And that is the promise of our Lord and Savior, Jesus Christ. Yun ang mga pundasyon ng mga apostol during that time. Kung bakit sila nakapagpatuloy, because of that great truth. Okay? Na hindi sila iiwanan ng Panginoon, hindi sila pababayaan ng Panginoon, tatapusin ng Panginoon ang sinimulan sa kanya. That's why Paul says, I have finished my race. Okay? I have kept the faith. At ito yung tema ng ating mga pinag-aaralan, kaya every year meron din tayong prophecy series. Tinitignan natin yung mga mangyayari in the future na inireveal na ng Panginoon sa atin. Upang ganun din ang ating maging response, alam na natin ang mangyayari in the future. And that should bring us again, once again, confidence. Na alam na natin ang dulo ng ang kahihinatnan ng buhay na ito. That it will not only end in this temporal, worldly situation, but our eternity in heaven. Okay, and we will start in the book of Daniel. So, ang titingnan muna natin ngayon is a form of introduction dito sa buhay ni Daniel. Okay? Bakit sinasabing yung pinakamahalaga? Hindi naman, lahat naman ng libro sa Biblia ay mahalaga. Ngunit itong tao nito is so special in the sight of God na yung mga great revelation of those things to come ay nandito kay Daniel. Bear in mind na si John din ay ginamit ng Panginoon sa Book of Revelation, tama? Siya ang nagsulat. Pero kung titingnan natin, si John nabasa niya na yung Book of Daniel. Kasi Old Testament time yung kay Daniel. So parang meron na rin parang references, kaya maraming kinote si John sa Book of Daniel noon sa kanyang sinusulat ang Book of Revelation. So, pero si Daniel is siya yung nagsimula. Marami na mga patungkol sa hinaharap ay nailathalat, naisiliwalat, kumbaga, naihayag ng Panginoon sa pamamagitan ni Daniel. Okay? So, titingnan natin as a form of introduction today on how God sees Daniel, kung bakit pinagkatiwala niya yung mga maraming sekreto. Kaya ang title ng message natin, Daniel, the man who learned God's secret. The context of the preaching today is, katulad din ng naituro ko one day dito sa ating prayer meeting about God's promotion. Okay, some will be repeated to you because that is relevant kung bakit si Daniel is parang binigyan ng Panginoon ng so much information about those things to come. Welcome po muli sa amin pong mga taga-pakinig online. Awa po kayo patuloy na pagpalain ng Panginoon at mabless kayo. We will have 5 Fridays about prophecy. Pero ngayon at saka next Friday, tapos titigil tayo noong October. Dahil meron nga tayong Missions Emphasis Month. So, yung mga recorded sermon ng ating mga partner sa ministry. And after that, i-resume natin for another 3 Fridays.
Sunod-sunod na po yan. Pagkatapos noong October, November, first November naman natin is yung Thanksgiving Friday. Okay, parang sinasabay natin sa ano sa US. So, ganapin din natin, meron tayong Thanksgiving Friday. Although dapat araw-araw nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Hindi lamang once a year. Pagkatapos ng Thanksgiving Friday natin, ay simula naman nung ating Christmas ano na series na, December. So, isang buwan din yun ng mga preaching about patungkol doon sa mensahe ng salita ng Diyos, patungkol doon sa Christmas. Okay, and then last Friday of the year is a New Year's message. And then, patuloy na naman tayo sa another cycle natin. Magiging busy na naman si Brother James paggagawa ng mga poster. Amen. So, tayo pong lahat ay tumayo at ating babasahin. Mahaba ito. Magsalitan tayo. The Book of Daniel, chapter 1, verses 1 to 20. Hiling natin at abuksan ng Panginoon na ating puso. Okay? At makita natin ang magandang testimonya ng mananampalataya na ito sa katauhan ni Daniel. I will start with verse 1. Kayo sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa 20. In the third year of the reign of Joachim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, to his hand, with part of the treasures of the house of God, which he carried into the land of Shinar, to the house of his God, and he brought the vessels into the treasure house of his God. And the king spake unto Aspenas, the master of his eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel, and the king said, and of the princess. Children in whom was no blemish, but well favored, and skillful in all wisdom, and cunning in knowledge, and understanding signs, and such as had ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach their reading in the tongue of the Chaldeans. And the king appointed them a daily provision of the king's meat and of the wine which he drank, so nourishing them 3 years, that at the end thereof they might stand before the king. Now all these were unto whom the prince of the eunuchs gave names, for he gave unto Daniel the name of Belteshazzar, and to Hananiah and of Shadrach, and to Mishael or Meshach, and to Azariah of Abednego. But Daniel purposed in his heart that he would not provide himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Now God hath brought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuchs. And the prince of the eunuchs said unto Daniel, I fear you, my lord the king, who hath forgotten your meat and your drink. For why should he see your faces? For it is lacking that the children which are part of your sword. Then said Daniel to Melchizedek, whom the prince of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Through thy servants, and let the people pass through, and water. Verse 13, then let our countenances be looked upon before thee, and the countenance of the children that eat of the portion of the king's meat, and as thou seest, deal with thy servants. So he accepted to them in this matter, and threw them in the days. Verse 15, and at the end of 10 days, their countenances appeared fairer and fatter in flesh than all the children which did eat the portion of the king's meat. Thus Belshazzar took away the portion of their meat, and the wine that they should drink, and they gave proper. As for these four children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. Now at the end of the days that the king had said, we should bring them in, then the prince of the eunuchs brought them in before. And the king communed with them, and among them all was found none like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Therefore stood they before the king, verse 20, and in all matters of wisdom and understanding that the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers that were in all his realm. Father in heaven, we thank you once again for the reading of your word. Thank you for that great testimony of these people, Daniel and his three friends, O God, na kung saan nais po namin makita ang kanilang karakter sa oras po na ito. Kung bakit kayo na lamang, Panginoon, ang iyong ginawa sa buhay ng mga ito, lalo na po kay Daniel, as you revealed the many prophecies, O God, even miracles through his life. May this be a challenge to Christians today, O God. At sa mga kaibigan namin, mahal sa buhay na hindi pa po mga ligtas, may opportunity pong makarinig ngayon ng mensahe, dalain po namin muli ang iyong pong pangungusap sa kanilang mga puso. O Banal na Espiritu, turuan kami. O God, you are our teacher, O Lord.
Salamat po, Panginoon, muli for this opportunity that your word be preached in this place. Pagpalain aking mga kapatid, pagpalain po ang mga tagapakinig namin sa aming pong online service, at nawa kayo po ang maitaas sa aming kalagitnaan. This we ask and pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. His people will say, Amen. Please be seated. Amen. So, nabasa natin dito pa lang sa chapter 1, beginning ng Book of Daniel. Nakita na natin, inilahad na agad, okay, sa libro na ito, kung anong karakter mayroon, personalidad na mayroon si Daniel, si Daniel. Okay? Kaya, many Bible scholars sa ating kapanahunan ngayon and even before, okay, sila ay nagsasabi out of their, tawag dito, yung nanonotice nila from the unbelieving world, okay, sa mga critics, that the Book of Daniel daw is the most attacked book of the Bible. Ang dami na kung saan, bago atakihin yung maraming mga libro sa Biblia, inuuna nila ang Daniel. Okay? Inuuna nila ang libro na ito. And then, syempre, ating tanong is bakit? Kaya, kung totoo man ang mga akusasyon na ito about the book, bakit siya ang mostly attacked book in the Bible? Unang-unang makikita natin is because this book is a book of many miracles. Okay? The many miracles of God. Pangalawa, it is the book of many prophecies. Okay? Things that will happen in the future. Yung mga makikita nating mangyayari in the future in God's eyes, in God's perspective, in God's lenses. Okay? So therefore, kung isang taong hindi naniniwala sa Diyos at gusto niyang iproklama sa mundo na hindi totoo yung Diyos ng Biblia, yung Diyos na ating pinaniniwalaan, ang ia-attack mo is, of course, yung integrity ng libro. Yung integrity ng Book of Daniel. Why? Because it contains a lot of miracles. And every time a miracle has occurred, na nababasa natin dito, ano ang pinupuntirya ng miracle? Where is the miracle pointing to? Sa Diyos. Tama? For yung mga miracle, kaya siya nagsabing miracle, is mga pangyayari o mga bagay na nagaganap na kung saan ay hindi ayon doon sa natural flow of nature. For example, tayo ay mamamatay. Hindi normal na kung saan ikaw ay mabubuhay na muli. But the Lord Jesus Christ resurrected Lazarus. Hindi normal na hatiin mo ang Red Sea. Hindi yon flow of nature. Kahit na ano pang storms mayroon, minsan lamang nangyari yung nahati ang Red Sea for the nation of Israel to pass by. Every time you will read miracles upon miracles in the Bible, hindi pwedeng act of men. Tama? It's always act of God. So for an unbeliever, for this sinful world, yung criticizing world na ating kinabibilangan, para nila masabing hindi totoo ang Diyos na ating pananiniwalaan, you have to attack the miracles. You have to attack the Bible. You have to attack the integrity of the Bible itself and the integrity of the book, which contains a lot of miracles. At hindi nila kayang i-accept yung mga miracle na yun because the presence of God requires them to be accountable. Tama? Hindi nila pwedeng paniwalaan ang Diyos. Therefore, hindi nila pinaniniwalaan ng mga miracle because miracles point out to God because the sinful world doesn't want some authority or that one authority na kung saan sila ay magiging accountable. Sa kanilang pamumuhay sa kasalanan, ayaw nila na balang araw sila ay huhusgahan. Amen? Ayaw nila na later on sila ay alanganin sa kanilang kamatayan, nahaharap sila sa isang holy and just God na kung saan ay ipapakita lahat ng Panginoon ng kadahilanan for the reason why they will be thrown to that eternal hell. So the sinful world, the unbelievers, doesn't want to be subjected to a judge, to someone wherein they will be accountable. They have to turn away from their sinful lust and sinful lifestyle and they don't want to do that. Tama? That's why they created religion.
Ang nangyari, the religion that they have created, yun yung magsusuot sa kanilang lifestyle. Supposed to be, it should be the other way around. God revealed His Word, God revealed Himself to us, tayo dapat ang nagsusuot sa pamantayan, sa standard ng ating Diyos. Can I have an amen? Yun ang ninanais ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga anak. So ano ang recourse ng unbelieving world? Attack the book of Daniel. Attack the integrity of the Bible as a whole. Proclaim that the miracles did not occur, that the prophecy didn't happen or will not happen, yung mga hindi pa dumarating, hindi pa nangyayari. But ang katotohanan yan, for every Christians, we believe. At tayo ay mga witnesses that these miracles happen. Amen? Nabuhay na muli ang ating Panginoong Jesus. The miracle of a changed life in us. Nung tayo naligtas, amen? Binago tayo ng Panginoon. We are now a new creature. Pinanganak tayong muli. We are born again. The miracle of a saved person. When God changed us into a new creature. And the prophecies, many have already been fulfilled. Amen? Yung palang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, about 300 prophecies na ay na-fulfilled in the Old Testament. Amen? Pages upon pages in the Old Testament. The coming of the Messiah, the Jesus Christ, and everything about Him, about 300 prophecies had been fulfilled. So yung book of Daniel, hindi nagko-contain lamang ng mga miracle at saka mga propesiya. In fact, it also recorded a great testimony of a person named Daniel na kung susundan din ng mga mananampalataya sa kapanahunan ngayon will result to a great impact doon sa unbelieving world. Ayaw din ngayon iyan na mangyari ng kaaway natin, who is none other than Satan. Na kapag ang mga mananampalataya nabasa ang Book of Daniel, narinig ang preaching about Book of Daniel, nakilala ng lubusan kung sino si Daniel at sinundan ng mga mananampalataya ang buhay niya, they will have, also like Daniel, will have a great impact to this unbelieving world. So ayaw din ngayon ng mga hindi mananampalataya at ng mga umaatake sa ating Diyos na ating tingnan yung integridad at testimonya ni Daniel. At therefore, ay pinapamalian din ang kanyang great testimony. But for us as true Bible-believing Christians, we are blessed to have the testimony of Daniel. Amen? Doon natin siya nais makita. Because when we choose to follow this great testimony of this great man, we will be a great blessing to others as well. Magiging kagamit-gamit, amazingly, ang ating buhay kung pipili nating sundan ang mga yapak na sinundan at ginawa ng tao na ito. So we will answer the question, why God shared His secrets with Daniel? Bakit napakaraming mga prophecy na nalat-halat, pinroclaim ng salita ng Diyos ay nanggaling sa Book of Daniel at ginamit ng Panginoon mightily si Daniel? First, ang makikita po natin mga kapatid, Daniel has a clean heart. May malinis na puso si Daniel. Ang main verse natin dito sa mga binasa natin is yung verse 8. Sama-sama po natin, sabay-sabay natin basahin. But Daniel purposed in his heart. Sige po, tuloy. The portion of the king's seed, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the prince of Savior that he might not defile himself. Purposed in his heart. Hindi aksidente ang naging response ni Daniel. Sinadya. Purpose, di ba? Meaning, sinadya. Intentionally did. He intentionally chose. He purposed in his heart. Meron siyang ginawang aksyon na talagang decision, desire, intention galing sa kanyang puso. And that is the clean heart coming from this person. Now, bago natin makita ang impact nito, tignan naman natin yung nag-govern at that time in the person of King Nebuchadnezzar. Okay. Itong hari na ito is an intelligent, strategic king. Maraming mga history books na kung saan nagsasabing yung mga leaders na nag-follow, marami silang kinukuhang attribute from this king para sila maging successful.
And actually, ang strategy ng tao na ito, ng hari na ito, is very intelligent. That is why talagang successful siya during his reign at that time. Sabi dun sa verse 2, he took what's inside the temple of God. Bakit niya ginawa yun? Kasi at that time, yung mga pagan religion, para nila masabing ang Diyos nila ang tama, niraransak nila yung temple ng ibang pananampalataya para masabing, look, napasok namin ang temple mo, nakuha namin lahat ang mga naandiyang mga magagandang bagay. Therefore, ang Diyos namin ang tunay. Because nakuha namin kuhanin lahat yung, nagawa namin kuhanin lahat yung mga laman ng temple mo. Naransak namin, nasakop namin kayo. Yun ang unang-unang ginawa ni King Nebuchadnezzar. To show to the Hebrew people that yung kanyang pagan God ang mas powerful against the true and living God of the Jew. But we know the reason behind, inalaw lahat niya ng Panginoon. Iyon ay kaparaanan ng Panginoon to discipline the nation of Israel through the pagan people. In verse 3 and 4, he took the young Jews as hostages. Kinumuha siya ng around mga 70 na mga kabataan, na mga anak ng mga princess. They are from good family. May mga magagandang statue, both physically and intellectually. Magaganda ang itsura physically, magagandang lalaki ang mga kinuha na ito ni King Nebuchadnezzar. Why? For the purpose na itrain niya mga kabataan. Tuturuan niya ngayon ng mga culture ng Babylonia, laws of the Babylon, para later on gagamitin niya itong mga ito as judges, as counselors, as somebody who will lead the nation of Israel. Kasi alam ni King Nebuchadnezzar that this nation, this Jewish nation, is having favor from God. And history revealed us na kung saan itong lahi na ito hanggang sa kapanahunan natin, sila ang mga successful sa banking, tama? Sila ang mga successful doon sa mga medicine. Sila ang mga successful sa mga entrepreneurship. Yung mga bagong invention. Itong bansa na ito, itong nation na ito, itong tribu na ito ng mga Hudyo. So para kay King Nebuchadnezzar, kailangan niya yung mga kabataan na sa kabataang edad nila, itetrain niya so that later on they will be counselors, they will be judges to lead the nation of Israel. So syempre, yung bansang Israel susunod dito sa mga leader na ito because kapwa nila, Hudyo. Strategic si King Nebuchadnezzar. So in order for that, kailangan niyang ma-brainstorm naman itong mga kabataan na ito. Okay? Kailangan niya ngayong maturuan. Kailangan niyang ma-dictate kung ano ang kanilang katatandaan kasi mga teenager pa lang ang mga kinuha niya from Judah. Una, ang ginawa niya ay binalitan niya ang kanyang mga pangalan. Di ba? Sabi doon, si Daniel ay pinalitan ng Belteshazzar. Yung Daniel means God is my judge. Ginawang Belteshazzar, yung word na Belteshazzar is identified sa pagan god Baal. Okay? Pangalawa, yung Hananiah, grace, mercy, gift of the Lord, pinalitan ng Shadrach, pertaining to the moon god. Yung Mishael naman is meaning like God sa Hebrew name, pinalitan ng ni Nebuchadnezzar ng Meshach, ang meaning who is what ako. Ako is another name for the pagan god. And doon si Azariah, meaning help by God, in Hebrew, pinalitan ng Abednego, ang ibig sabihin ng Abednego, servant of Nabu. Nabu is another name sa pagan god. So you see the strategy ni King Nebuchadnezzar, gusto niyang maiwanan nila yung kanilang identity. At pinalitan lahat ng pangalan na kung saan nakalink doon sa kanilang pagan god. At ganun ang ginagawa ni Satan sa ating kapanahunan. Amen? Satan is trying to remove or turn away, dalhin tayo sa isang lugar, sa isang community, sa isang sitwasyon na parang iiwanan natin yung ating Christian identity o Christian values. Ipinipit niya tayo sa isang lugar, community man, o sitwasyon para unti-unti nating iwanan yung ating Christian identity as a whole. Pangalawa, inintroduce ni King Nebuchadnezzar ang educational system. Ang sabi doon sa verse 4, and whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans. Okay, so hindi lamang lengguwahe ang itinuturo mo, syempre pati kultura ng Babylon, kultura ng Chaldeans. Now, sinabi na natin to before, make no mistake na hindi yung education agad immediately ang masama. But the contents of the world education system. Kung may kinalaman sa medisina, may kinalaman sa mga scientific, sa science, sa mathematics, ibig sabihin,
i-grab mo ang mga academic learnings na yan for the purpose na magagamit mo yan to glorify God. But when it comes to the teachings that violate the theology of God, the nature of God, the character of God, sa ating mga kabataan na nag-aaral ngayon, i-test mo ang iyong pinag-aaralan, i-test mo ang mga pumapasok sa iyong isip right now from the books and from the teaching of your professors if it is violating the Word of God. Pangatlo, and this is the most powerful temptation na ginawa ni Nebuchadnezzar kay Daniel at sa kanyang mga kaibigan, sabi doon sa verse 5, and the king appointed them a daily provision of the king's meat and of the wine which he drank, so nourishing them 3 years, that at the end thereof they might stand before the king. Ano ang ibig sabihin nito? It's not just the food itself, but it talks about the lifestyle. The compromising lifestyle. Ang gusto ni King Nebuchadnezzar, araw-araw ko kayong pakakainin ng pagkaing the same na kinakain ko, upang maramdaman nila Daniel that they are so special, they are so loved, they are in the VIP treatment. Tama? Imagine, ang kinakain mo ay pagkain mismo ng hari. And the best wine na iniinom ng hari, level tayo sa kinakain ng hari. Therefore, magkakaroon ngayon ng sense ng special treatment sila, Daniel, at yung lahat ng kabataan. Ano ang mangyayari mo ngayon? Hanggang sa dumating ang time na sila Daniel at ang mga kabataan na to can never say no. Diba ganun ang maaring maging impact din yan sa atin? Kung halimbawa bang isang mataas na tao, lahat ipinipid sa iyo, ano ang mabibuild niyan sa iyong mind? Hindi ka na makakahindi later on ano man ang hilingin niya. Dahil meron ka ng sense ng, sa ating Tagalog, utang na loob. At pangalawa, yung iyong flesh mahihirapan ng humindi because of the pleasure na naranasan mo all throughout the time that you have been fed in your flesh. Yun yung pangatlo, doon humindi si Daniel. The person name, walang kaso, name lang yan. Nababago ang name, pero hindi mo mababago ang aking karakter. Tama? Pwede mong baguhin yung aking pangalan, pero hindi mo mababago yung aking personalidad. Edukasyon, yes. Pag-aaralan ko yung mga siyensya, pag-aaralan ko yung mga mathematics o mga academics learning, magagamit ko yan para sa aking araw-araw na gawain. At the end of the day, it will glorify my God. But when it comes to changing my conviction against my God and the lifestyle that I have na magiging kalugod-lugod sa Panginoon, yun yung time na humindi si Daniel. So God requires a clean heart for us also to sense that kind of danger and to have that strong conviction just like Daniel. Kaya sabi sa Proverbs 4:23, pakibasa po. Keep thy heart with all diligence. Diyan lahat nakasalalay. Yung mga didesisyon na natin, yung ating mga gagawin, yung ating mga opinion o tingin sa mga sitwasyon. For it all, for out of it are the issues of life, coming from the dictates of the heart. Psalm 51:10. Let's read, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. In Jeremiah 17:9, kung tayo man ay umaasa palagi doon sa ating puso, na kung siya, kapag siya ay hindi tama, ang sabi ni Jeremiah nang may pag, nang may warning, 17:9, let's read together, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? So sa tamang puso ni Daniel, yung kanyang intentional decision to say no doon sa pagkain ng king, it emanates, galing iyon sa isang clean heart. From a clean heart, Daniel was able to impart positive impact in his choices in life. And it started from his refusal to partake the king's meat and wine. He chose to live differently for God, and that brings us to our second point. Daniel has a clean heart. Secondly, Daniel has a consistent life. Doon pa man sa Juda, bago sila kuhanin, nung sila ay naging captive at dinala sa Babylon,
consistent na si Daniel when it comes to his lifestyle and on how he look, respond doon sa salita ng Diyos. Dahil ito ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong klaseng strong conviction si Daniel. Kasi kailangan po nating tanongin, saan nang galing itong strong conviction ni Daniel? Knowing na siya ay teenager. Ang range ng age nila nung mga time na sila ay naging captive is between 14 to 17. I-assume na natin na 17 years old si Daniel. Still, batang-bata. To say no doon sa inuutos ng hari na pinurpos ng kanyang heart na huwag sundin. Meron siya ngayong ibig sabihin pinangahawakan na matibay na pundesyon just to say no. Amen? Otherwise, a teenager, a 17-year-old, na magdidesisyon against life and death, kung wala siyang strong foundation about something, you can never have that kind of conviction. At isa pang sitwasyon ay wala ang mga magulang ng mga kabataan ito. Amen? Kinuha silang mga kabataan ng lahat, inilayo sila doon sa kanilang mga parents. Walang makukuhan ng advice. Si Daniel, wala pa noon ang chat para tawagan niya yung kanyang mga magulang na nandun sa Babylon. Puro kabataan lang lahat sila at kinuha. Ang problema pa dito, yung karamihan doon sa kanyang mga kasamang kabataan ay nag-give in. Silang apat lang na natitira, kukunti sila. 4 out of 70. Eh kung majority ang pinag-uusapan, di ba ganito ang desisyon natin? Yung nakakarami, doon tayo. Yun ang pamantayan ng mundo. So nakakarami, yun ang tama. Yung nakakarami, yun ang sundan natin. Pero sila apat. Apat sila out of 70. Malayo sa pamilya, teenager. Maaring 17 years old, sabihin na natin, yung pinakamataas na antas ng kanyang age. And yet, a strong conviction to say no that could endanger his life and even others. Sabi po dun sa verse 10, let's read together. And the prince of the eunuch said, for why should you see your face worse lacking than the children which are of your sort? Danger my head to the king. So si Melzart sinabi, sa decision nyo na iyan, Daniel, hindi lamang kayo ang endangered. Pati ako. Kasi kung pagkatapos ng ilang araw, hindi kayo kumakain ng pagkain binibigay ko sa inyo, maaring lalabas yan, nangayayat kayo, parang malilintikan ako doon sa hari. Dahil pinagkatiwala sa akin na kayo busugin ng busugin, kayo pakainin ng pakainin, kayo ay train ng itrain. And yet, sabi nila Daniel, hindi kami kakain ng king's meat and wine na ino-offer mo, Melzar. Kaya sabi ni Melzar, then shall ye make me endanger my head to the king. May malaking resistance si Melzar. So, yung sabi natin kanina, lahat ng mga physical hindrances nasa sitwasyon ni Daniel. Teenager, malayo sa pamilya. Yung karamihan niyang kasama is nag-give in. Apat silang natitira nag-stand sa conviction. Saan galing ang conviction na ito, mga kapatid? In verse chapter 2 ng Daniel chapter 9, let's read together. In the first year of his reign, I, Daniel, understood by the books the number of the years, whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the generations of Jerusalem. Si prophet Jeremiah ay nauna kay Daniel. Ano ang ini-indicate sa atin ng Jeremiah chapter 9 verse 2? Daniel is a man of the book. Amen? Jeremiah is a man of the Bible. Saan galing ang conviction ni Daniel? Saan galing ang kumpiyansa sa salita ng Diyos? He is reading the book of the prophets Jeremiah. He is reading the Pentateuch, the writings of Moses. He is reading his Bible. Alam niya kung bakit ang dahilan kung bakit hindi niya kakainin yung pagkain ino-offer sa kanya ng king. Why? Let's read Leviticus chapter 11:47. That's not Daniel 9:2. Leviticus po yan, 11:47. Let's read together. To make a difference between the unclean and the clean and between the beast that may be eaten and the beast that may not be eaten. You see? Hindi kailanman itinutos doon sa Old Testament sa kanila na yung pangalan is hindi mo papalitan. Walang sinutos ng gano'n ng Panginoon. Kung sa pag-aaral, hindi binigyan ng specific na hindrance ng Panginoon na huwag kayong mag-aral. Ngunit pagdating sa pagkain,
na ino-offer sa idol. Malinaw na sinabi sa Leviticus 11:47, separate, do not eat the unclean. At alam ni Daniel na ang mga pagan, ano ang ginagawa bago kainin yung mga food? Ito'y ino-offer muna sa idols. Ino-offer muna sa kanilang mga God. Alam ni Daniel ang lahat yun. Why? Because he is reading his Bible. The reason for the conviction, the strong conviction of Daniel ay walang pinagkaiba sa pagkukunan din natin ng conviction right now. Amen? And that is not my our opinion, not yung nakakarami. We may be 4 against 70, you may be 1 against 100, but your confidence and our conviction will be coming from the Word of God. Daniel has the same. Daniel knew that the meat and the wine in paganism has been offered to idols. The issue is not the food itself. But he knew that if he becomes compromising on the first, tumikim siya at kumain, makukompromise na siya sa pangalawa, makukompromise siya sa pangatlo, until ang kanya ng lifestyle is a lifestyle of a pagan, that later on he can no longer say no to what the king wants him to do. Matatali na siya ngayon doon sa kanyang kompromiso sa hari. Why? Utang na loob sa word sa atin. And second, yung kanyang flesh will dictate. Masarap ang king's meat. Masarap ang king's wine. Masarap ang temptation ng mundo. Sa unang tikim natin, then we will be in danger of the second, we will be in the danger of the third. Hahanap-hanapin na ng flesh ang temptasyon na natikman nung una, ang pleasure na natikman nung pangalawa, and so the flesh cannot resist anymore the temptation of the third and the fourth and the fifth. Therefore, becoming compromised. In the first, nagsay na ng no si Daniel. Nagsay na siya ng no. But another amazing response once again, if we look at verse 8, pakibasa po umuli, ulitin natin. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat. Sige po. Therefore, he requested the priest of the eunuchs that he might not defile himself. Ang sagot ni Daniel, pwede naman siyang sumagot na, sorry Melzar, hindi ako kakain yan, diet ako eh. Amen? Hindi ako kumakain ng meat. Sorry ha, vegetarian ako. Alam niyo yung ibig kong sabihin, pwedeng ganun ang kanyang pagkakasagot. And maiintindihan marahil ni Melzar. But ang sagot ni Daniel points out to God. The very reason why he will not eat that, because it will defile him. Alam niya na ito'y abomination sa ating Diyos. His response is bold enough na kung ito'y i-report ni Melzar sa king at tinanong si Melzar, bakit hindi sila kumain ng pagkain na katulad ng kinakain ko? Eh kung isasagot ni Melzar, kasi king ang sabi nila Daniel, madedefile daw sila. Ano sa tingin ninyo ang magiging tingnon sa king? Ano ibig sabihin nung madedefile sila? Ibig sabihin itong pangkain kinakain ko is cause ng abomination sa kanila? It will defile them? Ang ibig sabihin ng magiging defile, di ba? Napakarumi. Para mo sabihin, it will defile you. Imagine that impact to the king. And yet, Daniel is so bold enough to say, parang ganito ang kanyang sinabi, ayaw kasi ng aking Diyos. My God doesn't want me to go to that party because it is unpleasant to my God. Ayaw ng aking Diyos na magpunta dyan sa inuman na yan because it will defile him. Ayaw ng Diyos na ako'y makiumpok dyan sa mga chismisa na yan at pag-usapan ng buhay ng iba because it will defile. But sometimes, we are also guilty, tayong lahat, unlike Daniel, na maaring iba ang ating nagiging sagot rather than simply telling because it will defile my God. Ayaw po yan ng aking Panginoon kung kaya ako'y iiwas. That is the answer of Daniel. It will defile myself.
the conviction of Daniel, the consistency of Daniel, that Melzar may have noticed, moved Melzar to agree. Hindi alam ni Melzar ang magiging resulta. He may be in danger as well. But because of the strong conviction ni Daniel and the boldness of Daniel, napa-agree si Melzar. Kaya sabi dun sa verses 11 to 14, sabay-sabay po tayo. Then said Daniel to Melzar, whom the prince of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, prove thy servants, I beseech thee 10 days, and let them give us pulse to eat and water to drink. Sige po. Then let our countenances be looked upon before thee, and the countenances of the dead, and the feet of the prophets, and let us give thee thy servants. So he consented to them in this matter, and approved them 10 days. Anong sabi niya kay Melzar? Prove thy servants. Every time na nakikita natin sa Bible yung prove me, prove thy God, ano ang nire-require ng Panginoon sa atin mga kapatid? Faith and the exercise of it. Ang pundasyon ng pananampalataya natin ngayon at pananampalataya nila Daniel ay hindi sa kalakasan ng katawan, hindi sa intellect ni Daniel. Saan palagi? Sa pananampalataya sa Diyos. Lahat ng kahinaan nandoon sa personalidad ni Daniel. 17-year-old, away from his parents, outnumbered nung kanyang mga kasama na nag-give in, and yet, napauo niya si Melzar. Amen? That would be the impact of a strong conviction. That could be the impact of a Christian who believe in his or her God. Hindi po ako pupunta dyan because madedefile ng aking Panginoon. Sorry po, ako po'y mananambahan dahil ngayon ay Biyernes. Sasambahin ko po ang aking Diyos. Na mapapauo mo ang mga tao na sa tingin mo hindi maunawa ng iyong mga ipagpapaalam o ang iyong mga desisyon sa buhay pointing to God. But here comes this Daniel with all the weaknesses, literally, napauo si Melzar. And Melzar, bear in mind mga kapatid, is in danger. Tama? Kung hindi, magiging maganda ang resulta ng gagawin nila Daniel at nakita ng king na nangayayat sila Daniel, Melzar will also be put to death. Pero sabi sa 14, he consented to them in this matter, and prove them 10 days. Papaano kaya nang punta yun sa puso ni Melzar? It is our Almighty God that also work in the heart of Melzar. Isn't it that it's also our Almighty God who can work in our employers, in our spouses, in our children, in our parents, in our friends, in our loved ones, in us? Amen? The same Almighty God that can change a heart ng mga matitigas na puso na nakikita nating hindrance and blockade for us to worship our true and living God. Can I have an amen? Amen. And so Melzar says, yes, I consented. And that is the example of courage and faith. Courage and faith and the working of the Holy Spirit of God that overcame Melzar's fear. May takot si Melzar. May pressure kay Melzar, but sa verses, he consented. At mga kapatid, that is what God wants us to have. Hindi tayo nilalagay ng Panginoon sa sitwasyon para tayo ay maging alanganin. In our weaknesses, yung wala tayong kakayanan, and we let God work in His mighty hand, in His powerful nature and being, ipapakita ng Panginoon that it is He who can change the situation for His favor and therefore for our favor. That we can hear the consent of the many Melzar in our life. When we believe that God can put the situation for our favor, and for what purpose?
so that other people's lives will be impacted. That they will ask, saan galing ang faith na iyon? Saan galing ang conviction na iyon ng tao na ito? And that is the time that the power of our God will be revealed, will be manifested. Daniel has a clean heart. Daniel has a consistent life. Magmula pa nung nasa Judas siya, he is a man of the book. He knows his Bible. His confidence is in the promises of God. And that will bring us to this third point, Daniel's confidence in God. Let's read verse 12. Prove thy servants, I beseech thee, 10 days, and let them pause to eat and water to drink. So, prove thy servants. Sabi ko nga kanina, every time you hear this word, this phrase, prove thy God, prove thy servants, it's always a statement that God requires faith. And God requires the exercise of faith. It is a life and death situation on the part of Daniel. His statement to Melzar is no joke, because Melzar will later on in big, big trouble. Kapag nangayayat sila Daniel at yung tatlo niyang kaibigan, patay silang tatlo, patay din si Melzar in the sight of our God. So saan galing ang confidence na ito? From God. Daniel read the life of Moses. Daniel read the life of David in the face of adversary like Goliath. Daniel knew his Bible. Daniel understand the great might and power of God in this very situation. So that is why it is important for us to always embrace the many trials and difficulties of life that God allows. Every time that it comes to pass and God delivers us, ano ang resulta? It strengthens our faith. Amen? We embrace. Hindi tayo tumatakbo. Hindi tayo nagdududa. Niyayakap natin yung mga mahihirap na sitwasyon na ito. For then, our faith will be tested and mapuprove natin that it will come to pass. Hindi ka lumayo sa Diyos, makikita mo ang kanyang kapangyarihan. Na yung mga mahihirap na tao na nasa hindrances for us to praise and worship Him and to serve Him, katulad ni Melzar, kaya niyang mapa-oo. Amen? For His favor, for Him to be glorified. Our problem, mga kapatid, is we limit tayo ang umaawat para maipakita ng Panginoon yung kapangyarihan niya sa pamamagitan ng mga mahihirap na sitwasyon. David will not have the confidence against Goliath should he not experience taking care of his father's sheep nung siya'y bata pa rin. Ang sabi niya doon kay King Saul, kasi tinatanong siya ni King Saul, meron ka bang experience as an army, as a soldier? Wala. Ano ang sagot ni David? Ako ang nag-aalaga ng mga tupa ng aking tatay at every time may leon, may mga tigre, may wolf, may mga hyena na umaatak sa sheep ng aking mga tatay, ako ang humaharap to protect them. For David, that's enough qualification for him to face Goliath. Why? Because alam ni David na yung kasama niya during the time na pinoprotect niya ang kanyang mga sheep ay sino? Ang Diyos. Therefore, it is the same God who will be with him in the face of Goliath. That confidence is coming from the experiences before. Amen? Therefore, so valuable sa atin, lalo pa sa ating mga kabataan na batang-bata kayo nakakaranas ng mga trials that God allows, embrace it. Iyan yung inyong magiging pamantayan later on. The victories that you will experience before is the same victories that will strengthen and ground our faith. So that when Goliath comes, alam natin na yung dating mga tigret leon na naging matagumpay tayo because God is with us, it is also the same God who will be in that small stone. Amen? That killed Goliath. Iyon ang sinabi ni David na kanyang criteria at kanyang qualification. Inamin niya, hindi ako soldier, hindi ako army, hindi pa ako nakakaharap sa gera.
Maari siguro sa harapan ni Saul at saka nung ibang mga army and general, sasabihin nila, pagtatawanan si David, tama? Yes, we will face ridicule when we say yes to our God and against the world. They will laugh at us. We will laugh at our faith. But when we choose to embrace it and let God work in the midst of that situation, just like David, just like Moses, just like Daniel, ipapakita sa atin ng Panginoon that He will be victorious. Why? Hindi inaalaw ng Panginoon na mapahiya ang kanyang pangalan. Amen? Hindi pababayaan ng Panginoon na mapahiya ang kanyang dakilang pangalan. Be thankful for the many trials, mga kapatid, and difficulties of life, for it sharpens us, it strengthens us. And at the end, what is the purpose of it all? What is the purpose of the life of Daniel na ating nabasa? That God will use this situation, our lives, for His glory and His honor. That we will become a blessing to the many Meltzar surrounding us. Tama? It's not about us anymore. Kung naharap man tayo sa maraming mga hindrances of life against our faith, it's not about us. Hindi na po usapin dyan yung tayong. Tapos na yung ating istorya eh. May conclusion na ang ating buhay. Tapos na ang chapters ng ating buhay. Dumadaan na lang tayo. It's not about us anymore. It's about the Meltzars surrounding us. Na kapag lumampas yung mga sitwasyon na yun sa atin victoriously as God will, as He promises people, yung mga Meltzar ng buhay natin ay magsasabing, ipagpapatuloy ko ang pagbibigay sa inyo ng pulse and water. Because your God, Daniel, did not fail you. Kasi ang sabi dun sa dulo ng mga verse kanina, sila ang lumabas na fairer and fatter, more healthy sa pagkain lang ng tubig at saka yung pulse. Yung pulse kasi yung mga ugat-ugat lang yun eh. Na pagkain. Gulay. And yet, pagdating doon sa verse 19, sila yung may wisdom, sila yung matatalino, sila yung nakakapag-advise ng tama sa Panginoon. Now we understand why God revealed the many secrets of the prophecy to Daniel. Amen? This didn't come by accident. Tama? Hindi po nangyaring aksidente lang. Hindi natin masasabi rin na kung saan is unfair ang Panginoon, binigyan lang yun ng special treatment si Daniel. The verse is very clear and that is critical sa ating faith right now. Daniel purposed in his heart. Ang challenge sa atin ngayon mga kapatid is, meron bang kusang intensyon sa ating mga puso na sundin ng Diyos? Pagtiwalaan siya sa kanyang provision, pagtiwalaan siya sa kanyang mga pangako, nakatulad ng nabasa natin sa verse 8, kapag meron tayong ganong klaseng intensyon sa ating puso ng pagsunod sa Panginoon, it emphasizes a clean heart. And God is glorified. Ang mga kalooban ng Panginoon ay naiintindihan natin if we have a clean heart in us. Because God so desire a clean and diligent heart. Ang sabi ng Proverbs, for the issues of life are coming from it. Daniel has a consistent life even though he is very young. Alam niya ang salita ng Diyos. He's reading his Bible. Ibinibigay niya ang kanyang pagtitiwala doon sa mga nabasa niyang miracle from the life of Moses, from the life of David, and the rest of the great men of the faith. Jeremiah as his prophet. Isaiah as his prophet, he is reading his word. And so the confidence that Daniel has is not from himself. Physically, weak, young, malayo sa pamilya, outnumbered. Apat lang sila at yung kasama nilang iba. The remaining 60s gave in, compromised, but they did not. And finally, Daniel's confidence in God. Mga kapatid, ang mensahe na ito at ang buhay ni Daniel is hindi para lang na yung hamunin lamang tayo
sabihin natin maging super Christian tayo. That's not the intention. Amen? Ang lahat ng ating nakikita nito ay nagtuturo, ipinopoint out yung ating mga gagawing hakbang later on, papalapit ng papalapit sa Diyos. At mapatunayan ng mapatunayan natin mismo, personally, yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. It's not about us. It's not about how super Christians we are. It's not the point of all of this. Para maintindihan natin that when we submit, really, purpose in our heart, to be submissive to God, and just to follow Him, trust Him faithfully, ma-amaze tayo sa Kanyang kayang gawin sa ating mga buhay. Because in our weaknesses, at nakita natin lahat ng mga tagumpay na ginawa ng Panginoon, it will point out to our victory na galing sa Kanya. It will glorify Him. Amen? Galing lahat sa ito, Panginoon. Ikaw lahat ang kumilos, hindi ako. I am weak. I don't have the capacity sa harapan ng aking mga adversaries na ito. But yet, you gave me the victory. It's not about us. It's not about our intellectual capacity. It's not about our physical capacity. But it's always about God. Pero may isa lang na phrase na tandaan natin, Daniel purposed in his heart. That's the challenge sa atin ngayon. How's our decision when it comes to the Word of God na ating nabasa, when it comes to the testimony of the great man of the faith? Dito pa lang, I hope and pray that we are resolved. Nasa Panginoon ng lahat ang dahilan sa naging testimony ni Daniel upang pagkatiwalaan niya ng kanyang maraming mga prophecies, ng kanyang mga maraming sikreto that later on titignan natin as we continue in this book on how God used Daniel to reveal to us the blessing of the things to come. Amen? Yung mga mangyayari in the future at yung mga nangyari na during that time ay bago pa sa pandinig ni Daniel. So those who live close to God, learn His secrets. Learn God's secrets. God gave Daniel knowledge, skill in learning and wisdom. Buksan ko nga yung dulo ng verse 19 tsaka 20. Okay. Kung meron po kayo dyan, puntahan nyo yung Book of Daniel. Sabayan nyo na lang ako sa pagbasa. Sabi dun sa verse 19, and the king communed with them, and among them all was found none like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Therefore stood they before the king. Sila ngayon yung mga kanang kamay ng king. In our modern day, ang position ni Daniel is like the prime minister. At yung kanyang tatlong kaibigan, siya ang nag-appoint to be governors of every critical province in the country of Babylon. And in verse 20, and in all matters of wisdom and understanding that the king inquired of them, he found them 10 times better than all of the magicians and astrologers that were in all his realm. 10 days na kumain ng pulse tsaka tubig. Ako naniniwala ito yung ano niya equivalent. Parang equation ng Panginoon. Yung iyong tindig ng pananampalataya, yung degree, that is also the degree of favor and blessing na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Yung kada sitwasyon, ibig sabihin na nag-i-stand tayo by faith, the more ang degree niya is high, the higher the blessing of God. Amen? 10 times silang hindi kumakain ng meat. Sabi niya, testingin mo, prove thy servants. 10 days, give us pulse and water. And in verse 20, they found them 10 times better than all the magicians and astrologers that were in all his realm. And in verse 21, the extension of the blessing. And Daniel continued even unto the first year of King Cyrus. Natalo na si King Nebuchadnezzar and the Babylonian Empire was defeated by the Persian Empire, and yet
may natira si Daniel, siya pa rin ang prime minister doon sa next empire. And Daniel, from his 14 to 17 years, reign as that second in command of the king hanggang sa 90-year-old niya. Imagine niyo yung decision niya in his early 14 to 17 years old. From 18 years old up to the 90th years old, anong kanyang position? Prime Minister of the King. Mga kapatid, itong story na ito, hindi ko talaga na pinagsasawa ang basahin ang basahin. Tignan ang marami pang mga preaching about Daniel. Iisa ang mensahe, mga kapatid. It is to bless our heart. It is to prove the faithfulness of our God. Kung hindi pa natin makikita yung katotohanan ng mga miracles ng Panginoon through the Bible and the impact of the miracles to us, we miss the whole message of the Bible. Tanggalin natin ang mga miracles dito sa Biblia natin. Ano ang matitira? Account na lamang, historical account na lang ng mga tao, tama? Tanggalin mo ang miracle, therefore tinanggal mo ang Diyos. So kung titingnan mo ngayon yung bumuka na Red Sea, kay nino galing yun? Kay Moses. Therefore, Moses is a magician. It is the strength of Moses that opened up the Red Sea. Tanggalin mo yung account ng Diyos o yung anghel na sumama kay Daniel. Therefore, dapat nasa Marvel comics si Daniel. Kaya pala niyang isarado yung bunganga ng lion. Tanggalin mo yung Diyos sa equation. Ibig sabihin, hindi kayang masunog nila Shadrach, Meshach, Abednego doon sa apoy. At naglalakad lang sila sa apoy. Hindi sila nasusunog. Tanggalin mo ang Diyos dito sa Biblia. Lahat ng account na binasa natin is just the historical account of men. Amen? But there is the God inside na andoon ang Diyos sa Biblia. At every time na hindi natin siya napapaniwalaan, nagkakaroon tayo ng pagdududa, ini-eliminate natin yung Diyos, yung buhay na Diyos, makapangyarihang Diyos, powerful Almighty God that has been revealed to us. So when we look at that, hindi yan para pahirapan ang ating mga testimony and conviction. The purpose is to bless us, to bless our heart, that if we choose so purposely in our heart to follow God, ma-open ang lahat ng opportunity for God to showcase His mighty power. Amen? Let's continue to pray, mga kapatid. Weekend, time to time, ang ating pananampalataya. Tama? Because of the many trials of life. There are so many King Nebuchadnezzar surrounding us. But there's also a lot of Meltzar na natatakot, na naghihinder, that an opportunity will arise that Meltzar, I don't know lang, hindi ko lang alam, walang account, maaring si Meltzar ay naniwala sa Diyos ni Daniel. Amen? First hand niyang nakita. Naniwala siya, nagtiwala kay Daniel kahit na endangered ang kanyang buhay. Tama? Kung ang isang taong endangered ang buhay at sumunod pa rin, there must be some conviction also kay Meltzar. Tama? Ako'y naniniwala that will also point na itong decision ito ni Meltzar. Tapos, first hand niya rin nakita, they are more fat and fairer kahit na ang kinain lang ay pulse at saka tubig. At yet, sila yung may mga wisdom and knowledge and skills 10 times more than the magician and the astrologers of the king. Sa tingin niyo, saan pupunta yung pag-iisip ni Meltzar? Therefore, the God of Daniel is the true and living God. There are many Meltzars na nakapaligid sa atin. Huwag nating i-miss yung opportunity because sometimes kaya nawawala yung ating pananaw because akala natin it's all about us. It's about the King Nebuchadnezzar. It's about the Meltzar surrounding us. Forget ourselves. Tayo ay channel lang ng blessing ng Panginoon. Tayo ay vessel lang para ipakita ng Panginoon, He is more powerful than the many King Nebuchadnezzar of the world
that he can have that strong testimony to the many Meltzar na nakapaligid sa atin. That is, if we are willing. Amen? The question is always this, if we are willing. Tama? Our church is simply challenging us. The Word of God is simply challenging us. The question is, are we going to purpose the same in our heart? Sabi po ni Pastor Charles Spurgeon, saints, meaning the saved, the redeemed people of God, saints can understand heavenly mysteries. Why? They have been initiated into the fellowship of the skies. Let's all stand up as we end in prayer. Father in heaven, salamat po sa mensahe, Panginoon. Our heart is so blessed today. Salamat, Panginoon, sa mga bumukang karagatan, the Red Sea, na kung saan dumaan, safe, na parang nasa dry land ang bansang Israel at nakarating sila sa kanilang promised land. Salamat sa maliit na bato ni David, ikaw o Diyos ang naandoon na kayang pabagsakin ang isang well-trained, well-seasoned soldier in the person of Goliath. Salamat, Panginoon. Ikaw ang nagsugo doon sa anghel na tumulong kay Daniel, shutting the mouth of the lion. Ikaw ang kasakasama rin ni Shadrach, Meshach, Abednego as they just walk unharmed. Ni ang amoy daw, Panginoon, ng usok ng apoy ay hindi na amoy sa kanilang mga damit. They were delivered. And even the people like Meltzar surrounding us, they are observing. We do believe that there is that spiritual impact to Meltzar. He saw it firsthand. Ibinigay niya rin ang Panginoon ang kanya rin pong pagtitiwala doon sa binabanggit ni Daniel, na alam niyang endangered ang kanyang buhay, and yet he consented to the idea. And God, you didn't fail Daniel. And so we believe that you even blessed this Meltzar, that he firsthand saw the miracle in the life of these people. At sila ang nakitaan niya ng favor in the sight of the king. The verse says they are 10 times smarter, wiser than the astrologers and the magicians of the king. And yet, there's only one phrase na hindi po namin, Panginoon, na-miss. Salamat po. Daniel purposed in his heart to follow you, to put his confidence in you. That is the challenge today. That is your message. In our frailty, sa aming weaknesses, sa aming kahinaan, Daniel has that. He's a teenager, away from his family. No one to turn to, seeking advice or guidance. And yet, the Bible says, he is the man of the book. He read his Bible. Alam niya ang iyong mga kapangyarihan doon sa kanyang mga binabasang talata. Sipiin ang Biblia. Mga kapatid, paano po ang treatment natin sa salita ng Diyos? Ito pa'y nabasa lang natin at narinig at lumabas sa kabilang tenga. Or we just pass in reading it and that's it. Or are we, like Daniel, will purpose in our heart that we will follow and submit the very word of God. It's not about us, brethren, but it is about God, who will, in the most difficult situation of our life, will show to us that He is powerful. He is capable to deliver us. But are we willing? Are we going to say, Lord, I purpose in my heart to follow you, to trust you, to obey your word, and to put my faith. There's a lot of King Nebuchadnezzar surrounding me, hindering me from worshiping and serving you. But there are also many Meltzar that could be impacted by my choice of faith.
Help me, O God, in my frailty. Help me in my weakness. Mga kapatid, simpleng panalangin natin as we end this service. Panginoon, sa amin pong kahinaan, naway maging kalakasan mo. Isinusuko po namin, Panginoon, it's not about us anymore. Itong katawan na ito, ang lahat sa amin, ang buhay namin ay pag-aari mo. Nagsimula nung kami kumilala sa iyo bilang aming Panginoon tagapagligtas. Gamitin mo po as a vessel. Willing, submitting, with a meek heart and a humble heart. Salamat po, Panginoon, sa mga puso na tumatalima ngayon, nagsasabi sa kanilang mga sarili, Panginoon, gamitin mo po ang kahinaan ko, ang aking katawan, ang aking isip, ang aking trabaho, upang maging positive impact spiritually doon sa mga meltsar na nakapaligid po sa akin. That's your purpose, O God. We are saved already. We have our eternal life. Secure na po kami, Panginoon. But how about those meltsars surrounding us? Tulungan kami, Panginoon, as we continue with this series. Maunawaan din po namin, Panginoon, that there's an urgency in the way we live right now. Ikaw po'y padating na, ikaw po'y babalik as you have promised. Kami may buhay na walang hanggan, but how about others? Revive this church. Kami pong lahat, Panginoon, nananalangin po ngayon, kasama ng iba po namin mga kapatiran. Revive our hearts. Ng mga commitment po namin sa iyo, Panginoon, i-revive mo, Panginoon. Kausapin kami araw-araw sa aming mga buhay. Ibalik po namin, Panginoon, ang init ng pagmamahal sa iyo. Kung nawawala na po, Panginoon, ang mga priorities namin ay nasa kaliwa na, nasa kanan na, idiretso mo po ulit papunta at patungo muli doon sa priority na nais mo sa aming mga buhay. Patawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Patawad, Panginoon, sa panlalamig namin, sa aming pananampalataya. May you continuously pour your grace and mercy unto us. Patuloy na kausapin namin mga puso, Panginoon, na i-set aside ang aming mga sarili at ang iyong salita ang siyang manaig, ang siyang patuloy na manguna sa aming mga buhay. Tulungan kami, Panginoon, na patuloy na sumunod po sa iyo. Marami pong salamat sa iyong pangungusap. Salamat po sa mga kapatid na nagbigay muli ng kanyang mga commitment sa iyo, O Diyos, at sumusuko at nagbibigay ng humbleness, ng may pagmamahal po sa iyo. Ginagawa namin ang mga bagay na ito, Panginoon, because you are worthy to be served, you are worthy to be worshipped, you are worthy to receive our life, our very life, O God, in serving you. Thank you for your grace, even though kami po ay mahina at nawawala minsan ng pananampalataya, and yet, your mercy and grace endureth forever. Bless your people. Sa mga kaibigan po namin, hindi pa po ligtas, mangusap ka, kilalanin ka nawa o Panginoong Jesus sa kanilang buhay bilang Panginoon tagapagligtas. Trumabaho ka po sa kanilang mga buhay, Panginoon. This we ask and pray. In the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ, His people will say, Amen. Let's